Hello guys! For today's video, ay isi-share ko sa inyo ang experience ko nung ako'y nagkaroon ng ectopic pregnancy. Gusto kong magkaroon kayo ng kaalaman at awareness tungkol dito para mas maagapan natin to. So guys, kung gusto nyong malaman, pakitapos lang po ng video na to. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, ay mag-subscribe na po kayo at pakiclick ng bell button sa gilid para ma-notify po kayo every time na may upload po ako. So, without further ado, simulan na po natin to guys. In 4, 3, 2, 1... So yun na nga guys, 4 months ago ay nagkaroon ako ng ectopic pregnancy. Ang 2 months na yung chan ko at saka nagpa-check up, saka pa ako nagpa-check up nun guys. So yun, saka ko pa lang nalaman na ectopic pala yung pregnancy ko. Ang bilis-bilis siya guys kasi kinaumagahan, October 28 ay nagpa-check up lang ako. Tapos pag nung kinagabihan ay inoperahan na ako kasi delikado na daw, nagre-rupture na daw yung tubo ko sa matres, yung fallopian tube. Nagre-rupture na siya, malaki na daw yung baby, at napupunit na daw yung fallopian tube, kaya nagbe-bleeding na siya. So, ayun guys, ay inoperahan na agad ako. So guys, ano nga ba ang mga sintomas sa pagkakaroon nito? So meron tayong guys, una, pagbe-bleeding. Yung bleeding niya guys ay hindi siya naglalabas ng fresh blood, kundi ano siya, dark red blood. Yung para siyang yung patay na dugo. Patay na siya guys, gawa ng medyo siguro ilang araw na siya doon sa loob ng katawan mo ng chan mo, tapos saka pa siya lumabas. Kumbaga nasa labas siya ng matres yung mga dugo, tapos dun lang lumabas sa ovary mo. Yun, ganun yun guys. Tapos pangalawa guys ay yung pananakit ng puson mo, yung lower abdomen. Usually guys, ang sumasakit dito ay hindi yung buong puson mo, kundi yung iisang side lang, either left or right, basta isang side lang siya guys. Pasensya na kayo sa ingay, nandito ako sa labas, dito ako nag-shoot, dito ako nag-video, pasensya na po. Tapos yung pangatlo ay during sa sexual intercourse ng partner nyo ay masakit daw ito. Sa una pa lang guys ay pag masakit na siya, tapos pangalawa ay nagbe-bleeding. Yun na yung sintomas niya. Pero advice lang po guys, advice ng doktor kung saan ako nagpa-check up. Sabi niya dapat daw kaya daw mahalaga, or para daw maiwasan natin ang magkaroon ng ganito, para mas hindi pa siya lumala, maiiwasan pa natin na hindi maputulan ng isang fallopian tube, ay dapat 1 month pa lang daw, or one month mahigit, ganon, na alam na natin na tayo ay buntis, ay magpa-ultrasound na agad or magpa-check up, kasi nadidetect na daw yon ng ultrasound, para malaman din natin kung ectopic ba siya o hindi, para by that time ay magagamot na tayo. So ano nga ba ang treatment na ginagawa ng mga doktor para maagapan ito or para magamot ito? So meron tayong tatlong way guys. Yun, yung isa ay yung medication. Ano ba yung tawag doon? Yung metadoxic. Ano ba yung tawag? No, basta ilalagay ko lang sa description guys.
Yun yung guys ay medication ay ginagamot, umiinom ka lang ng gamot nun para matunaw yung baby. Para mag-stop na siya ng paglaki, mawawala na siya ng buhay, mamamatay na siya guys. It's so sad pero ganun talaga guys. Tapos, pangalawa ay yung laparoscopic or K-hole na surgery. Yun guys ay hindi ka naman, walang large incision yun guys, walang malaki, hindi ka ooperahan ng parang susugatan yung balat mo. Yun ay may tatlong equip lang na medyo parang ipapasok. Ilalagay ko din guys yung picture niya para makita nyo. Tapos kumbaga guys, hindi ka ang kaibahan kasi guys ng large incision or yung CS, yung alam naman po natin yung CS. Ang pangatlo kasi guys ay yung CS. Yung una yung medication, papainumin kayo ng gamot. Tapos yung pangalawa ay yung may parang ilalagay lang na tatlong equipment or tatlong gamit. Parang itutusok lang siya sa chin mo. Yun. At yung pangatlo ay yung CS. Yun. Yung laparoscopic guys ay maganda siya gawa ng ilang months lang ay pwede ka nang magbuntis ulit. Unlike sa CS na medyo matagal-tagal pa, almost yung sa akin, yung sabi ng doktor sa akin, after daw ng 6 months ay pwede na daw ako magbuntis. Kasi gawa daw ng edad ko. Hindi naman nila sinasabi sa akin na after 1 year, 3 years, ganun. Yung sa akin lang guys ay after 6 months ay pwede na daw akong magbuntis ulit gawa ng edad ko. Wag nyo nang tanungin guys kung ilang taon na ako. Maybe next time. So yun na nga guys. Yung sa case ko ay CS yung ginawa sa akin. Kasi mabilisan, madalian. At I think yung nagagawa ng laparoscopic procedure guys ay yung kung talagang mahaba pa yung panahon mo. Kumbaga error request mo talaga siya guys at kailangan talaga ng ganoon. Ako kasi guys, nagpa-opera po ako sa public na hospital lang at very thankful ako. Thank you sa Caraga Hospital kasi napakaganda ng accommodation, ng trato nila. Maganda siya. Ibang-iba dati. Ibang-iba. Ano na siya. Kumbaga high standard na siya ngayon. So, kayang-kaya niya ng makipag-level sa mga magagandang hospital. Unlike before na parang ayaw mong pumunta ng hospital. Pero ngayon, it's very, very okay. So, yun na nga guys. At shoutout din kay Dr. Ano ba yung doktor ko? Kalimutan ko. Hayaan na natin. So, yun na nga guys. CS yung ginawa sa akin. At gano'n ba kahaba yung tahi ko? Siguro mga ganito. Para ka talagang nanganak. Yun nga lang, malas mo. Hindi buhay yung anak mo. Wala kang may peklat ka na ng pagkalaki-laki. Wala ka pang baby, diba? Pero ganun talaga. Siguro God has a plan for me. Char English. So, yun na nga, guys. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matakot, guys. Okay lang yun. Okay lang. Basta kapit ka lang. Magdasal ka lang during the operation. Huwag kang matakot. So, ang ginawa pala sa akin, guys, ay cesarean section. Parallel. Pahaba yung hiwa sa akin. Mga ganitong kahaba siya. Ayan, ganyan. Tapos, guys, ano siya?
General anesthesia. Siguro kasi guys, pag hindi general, my gosh, nakakatakot, natatakot ako. General anesthesia ay yun yung nakakatulog ka, samantalang pag hindi siya general, parang hati lang ng katawan mo. So pag sa akin okay na yun. Though sabi nila meron daw yung side effect, pero sana wala. So yun na nga guys, general anesthesia yung ginamit sa akin, at hindi ko talaga siya naramdaman, parang nakatulog, kinausap lang ako ng doktor, tapos maya maya ginising na ako, ay sabi niya tapos na, ganun ganun. So yun, naging successful naman siya sa awa ni Lord. After one day lang, halos almost 2 days lang guys, kasi kinabukasan inobserbaran na nila, tapos following day yun nakalabas na ako, pwede na akong lumabas, tapos dito na lang ako sa bahay ininom ko lang yung 1 week na gamot na nirisita nila, tapos okay na, wala na akong nararamdaman na sakit. Sa una lang naman kasi yun guys, ang during sa pag-oopera sa'yo ay lalagyan ka ng catheter. Yun lang talaga ang nireklamo ko guys, kasi sobrang sakit niya. Kung i-compare mo siya sa sakit ng hiwa mo, mas masakit yun. Tapos ito pa ang nakakagulat guys, kasi nang nilinis na siya, ang gamit nila ay alcohol. Hindi ko alam na ganun pala. Syempre sa una parang nagulat ako, bakit ganun, alcohol, hindi ba pwedeng betadine? Yun pala guys, okay lang pala. Hindi naman siya masakit kasi maliit na lang yung kumbaga, wala na siya, hindi na malaking hiwa. Okay lang siya. Okay lang talaga siya, guys. So, guys, sana ay may natutunan kayo. Sana ay nakapagbigay ako ng kaalaman sa inyo. Huwag po tayong matakot, guys. Go-go lang guys, basta ipagdasal lang natin lahat. So, kumusta po ako ngayon? Okay na po ako ngayon. Pinagpe-pray ko na lang po yung baby ko every night, na sana ma-happy siya, sana may peace of mind siya, peace of mind. Sana happy siya kay Lord, at least hindi niya nararanasan yung hirap natin dito sa mundo. Ay, hirap. I mean, maganda naman dito sa mundo. Pero, alam naman natin, hindi ganun kadali ang buhay dito sa mundo, char. So, yun lang, guys. I hope nakapagbigay ako ng kaalaman sa inyo. So, sana ay may natutunan kayo. At, don't forget to subscribe and don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Bye-bye!